Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, may galabi shoutout po sa lahat ng mga camping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action at bigyan po natin ito ng kunting komentaryo at reaction about po ito sa naging post ng Pulahan Vlogger, mga ka-action, no? About po ito sa issue ng IDSA at about po ito sa 414.3 billion investment aprobado na daw. Okay, yan po ang ating tatalakayan dito sa ating programa. Pero bago po ang lahat, doon po sa mga nagtatanong, kasi may nabasa po tayo sa Facebook at sa Messenger kung bakit hindi nakarating si Attorney Lenny Robredo noong ginanap ang IDSA Revolution noong February 25, mga ka-aksyon, mga kakampik. Yan po ay sasagutin po natin isa-isa sa abot nating makakaya, kasi may mga supporters po tayo na kapwa kakampik na parang nagtampo kay Attorney Lenny Robredo kung bakit hindi sinipot ni Attorney ang IDSA Revolution. So dito kasi sa napanood po natin na video, mga ka-aksyon, pinapalabas kasi dito. So basahin po muna natin ang naging caption. At mamaya pakinggan po natin ang voice record bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo. Robin Sweet Showbiz, yan po ang pangalan ng kanyang channel. Lihim ni Bam Aquino na bulgar, IDSA nag-iwan ng perwisyo sa MMDA, 15M kompiti. Yan. Yung po ang kompiti na yan, yung sinaburak na mga kulay pink ba yun, mga ka-action, mga kakampink, no? So, sinasabi niya dito na ang 15M ang nag-iwan, ang nagkalat doon sa IDSA Monument, mga ka-action. So, pakinggan po natin ang naging voiceover. Tila nga nag-iwan lamang ng kalat ang isinagawang EDSA People Power Revolution. Nagbigay perwisyo pa sa mga taga-MMDA. Ganito nga kawalang respeto ang mga dilawan at kakamping. At dating Senador Bam Aquino, may niluluto, may binabala. Ngunit sinapalpal lamang ito ng magaling na TikToker. Sa kakatapos lamang na selebrasyon ng EDSA People Power Revolution itong February 25, dito nga ay napatunayan na kakaunti na lamang sila. Kakaunti na nga lamang ay nagbigay pa ng perwisyo sa mga taga-MMDA. Tingnan nyo naman ang iniwan na kalat na kanilang ginamit na confetti. Basta na lamang nilang iniwan, pinabayaan. Ganito nga sila walang karespeto. Wala nga ang 15 million, ngunit present naman ang kanilang mga confetti. Sabi pa ng apo ni Cory, grandson of Ninoy, Cory says respect for human rights, freedom of speech, and other EDSA legacies must be strengthened. At tila nga may niluluto pa si Bam Aquino. Sa mga nagmamahal sa ating bayan, panahon ng magkaisa muli, abangan. Hashtag Angat Pinas. Pilipinas, angat. La, sabi ni Bam Aquino, sa mga nagmamahal sa ating bayan, panahon ng magkaisa muli, abangan. Hashtag Angat Pilipinas. Diyos ko, ano na naman yan? Nakakatawa lang mga lords, di ba? Kasi they want unity, pero sila mismo ang ayaw makiisa. Sila mismo ang taliwas at sila mismo, di ba, ang nagre-rebelde sa sariling gobyerno. Tapos, gusto nila ng pagkakaisa. Eh kayo lang naman itong tumataliwas palagi. Ewan ko sa'yo, Bam, lahat na sinabi nyo, lahat na ng mga bulaklaking salita, sinabi nyo na. Ramdam nyo na ba? Na unti-unting nawawala ng pakialam ang mga Pilipino sa inyo, mga dilawan. Tandaan mo, Bam, mahal namin ang Pilipinas at makikipag-isa kami sa gobyerno, hindi sa inyo. Sabi niya, wala talagang nagagawa ang idol mo. Nako, fake news! Basahin mo! Sa 414.3 bilyong halaga ng aprobadong investment project sa loob ng unang anim na linggo ng taon, mas malapit na tayo sa target nating 1 trillion para sa buong 2023. Kaunting panahon na lang ay madadama na natin ang magagandang epekto nito sa ating ekonomiya at sa kabuhayan ng ating mga kababayan.
414.3 billion total investment projects approved by the Department of Trade and Industry, di ba? Board of Investment as of February 9, 2023. Hindi pa kasali dyan yung mga proyektong pabahay, di ba, ng ating presidente at iba pa. So ano po yan? Di ba? Kumbaga, ang laking halaga po niyan at ang laking tulong po niyan sa mga Pilipino at sa buong Pilipinas. Anong walang nagawa? Ang ina nyo ang wala nang magagawa kasi talo na. Grabe no, sobrang nakakaawa na talaga kayo. Kasi, di ba, hanap na lang kayo ng butas ngayon. Sira dito, sira doon, kitang-kita naman na ng mga Pilipino no ang ginagawa ng ating presidente para maibangon at mapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas, pero kayo, anong pinagagagawa nyo? Palagi kayong nakapikit. 'Di ba may kasabihan kayo, ang namulat ay hindi na kailanman pipikit. Sa bagay, may another slogan din naman kayo, tumindig, titindig, kahit tanga na. Titindig pa rin. So yun na mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na po natin lahat ang kanilang gimpang yaw-yaw. Ayan, dalawa po sila yung nagsalita po ng about kay Bam Aquino at tungkol doon sa 414.3 billion investment. Yung po ay isang TikToker, no? Hindi ko kilala yung TikToker na yun. Dito ko lang napanood, no? Masyadong madaldal kasi may pagka babae, ayan, pero lalaki, ayan. So, dito kasi sa sinasabi ni Robin Sweet Shubes, no, dito kasi sa unang ano niya, arangkada, IDSA 15 Compete, ayan. Parang sinasabi niya na ang 15 million na mga kakamping ang nagkalat ng compete doon sa IDSA Monument, ayan. Kung hindi niyo alam dalawa, no, puro talaga kayo kasinungalingan ng mga ano, mga tamparuro talaga kayo. Ito, papaliwanag ko po sa'yo. Robin Sweet Shubes, no? Makinig ka dyan kung marunong ka makinig. Pero kung robot ka, ay robot ka talaga, hindi ka marunong makinig. So ito po, babasahan na kita ng iyong ano, parang kaso to. Ito na, ang hatol. Okay, babasahin po natin mga kaksyon. Mga kakamping, nagkalat ng kompiti sa IDSA People Power Monument? Question mark. Hindi totoo. Ang kompiti ay ginagamit para sa isang event ng gobyerno para gunitain ang IDSA People Power Revolution, pinangungunahan ng National Historical Commission of the Philippines, isang national government agency, katuwang ang Quezon City Government, iba pang government agencies, at ng Spirit of IDSA Revolution. Ang paggunita sa 37th anniversary ng pagpapatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos, makikita sa isang Facebook post ng NHCP na ibinuhos ang kompiti sa kasagsagan ng kanilang programa. Oh, ayan, ha? Ayan na siya, Robin, napakinggan mo na yung katotohanan, ha? Ayan, nasupalpal ko naman yung kasinungalingan mo, ha? At dito sa pangalawang kasinungalingan niya, no? Ayan, tila kakaunti na lang sila, ayan. Kakaunti na lang daw ang nag-attend ng IDSA Revolution. Ayan. Kasi ang pinakita kasi doon nila sa video, yung kaunting rally ng mga tao. Pero nakita nyo po dito sa upload ko, mga ka-action, nakitang-kita po na marami ang nag-attend ng IDSA Revolution. No? Ayan po, oh. Ayan, ito to. O, oh, ayan. Picture yan. Yan. O, oh, ayan pa. At saka yan, may video po yan dito sa atin. Naka-upload po yan sa atin. Kaya ito po ay isang kasinungalingan nito ni ano, ni Robin Sweet Shubes, mga ka-action, mga kamping, no? Ang naniniwala lang sa inyo yung mga kapwa nyo, mga sunga-sunga, yung mga makikitid ang utak, no? Kasi ayon sa survey ng SWS, 62% Pilipino ang nagsasabi na buhay pa rin ang IDSA People Power Revolution. At kailanman ay hindi po mawawala yan. Mawala man po tayo dito sa mundo at papalit ang bagong henerasyon, yan po ay IDSA People Power Revolution, isi-celebrate pa rin yan ng mga new generation na parating. Dahil yan po ay history is history. Yan po ay hindi makalimutan ng maraming Pilipino dahil marami ang nagbuhis ng buhay dyan.
At dito naman sa sinasabi ng TikToker na mahal namin ang Pilipinas. Napakaganda pakinggan na mahal namin ang Pilipinas. Kami rin, mahal namin ang Pilipinas. Pero paano nyo po masasabi na mahal nyo ang Pilipinas kung patuloy po kayo nagbubulag-bulagan o nagpipikit-pikitan ng iyong mga mata sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin? Kung mahal mo ang Pilipinas, kahit iniidolo mo ang nakaupo, dapat marunong ka magbatikos ng mga hindi na kaaya-aya o hindi na kagandahan na nangyayari dito sa bansa. Kagaya ng problema sa agriculture, sa mga smuggling, tila yata tikom ka at hindi ko nakikita yung pagbanat mo niyan. Yan ba ang sinasabi mo na mahal mo ang Pilipinas? Na nagbubulag-bulagan ka lang sa mga maling issue dito sa bansa natin? Hindi mo mahal ang Pilipinas. Dahil sa totoo lang, isa kang troll na dumidipinsa na alam mo naman mali. At dito sa sinasabi mo na ang 414.3 billion investment ay aprobado na ng DTI. Tama ka po, no? Dahil nagbasa po ako about sa naging pahayag ng DTI about dito sa 414.3 billion investment. Nabasa ko po, approve. Ngunit, ito ay isa palang proposal. Wala pang binanggit ang DTI na may pondo na ang nasabing investment. Ito po ay galing sa mga foreign investment. So, sa madaling sabi, wala pang pondo ang nasabing investment. Kaya nanatili pa rin itong pleads. Kaya huwag ka munang magbilang ng mga sisiw na hindi pa napipisa ang mga itlog. Kasi dito sa mga sinasabi mo, advance ka na pinapabango mo ang iyong iniidolo. Wala pong problema kung magkatotoo po ito. Lahat po tayo magiging masaya. Kakamping ka man, pulahang ka man, isko ka man, etsitira ka man, pakyaw ka man. Kapag magkatotoo, masaya po tayong lahat. Dahil wala naman po tayong hangad kung hindi ang umunlad, ang Pilipinas. Kaya huwag muna tayong umasa, masasaktan lang tayo. At dito sa sinasabi mo na kayo lang naman ang nagre-rebuilde, for your information po, mali po ang word na nagre-rebuilde. Hindi po yan mga rebuilde, katulad ng nasa utak mo na syunga-syunga ka. Kung ang tinutukoy mo ay ang nagboboses ng mga Pilipino ukol dito sa mga nangyayari dito sa ating bansa, sa mga katiwalian, sa mga kabulastugan dito sa nangyayari sa ating bansa, hindi po mo yan masasabi na sila ay mga rebuilde. Yan po ay karapatan nila na magboses sa gobyerno para ipaalam at malaman ng gobyerno ang kanilang mga hinain. Katulad ko, nagboboses po ako para malaman ng gobyerno ang aking hinain. Hindi perket na nagboboses ako, nagboboses sila, ay sasabihin mo ng rebelde. Mali po ang term na yan. Kung nakapag-aral ka, marunong ka sana mag-analyze ng mga words, no? Kasi napakabigat po ang sinasabi mong rebelde. Dahil hindi po yan mga rebelde. Hindi po ako rebelde. Nasa panig pa rin ako ng gobyerno. Kaso nga lang, ako po ay hindi nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Kung sa palagay ko ay mali, pupuna at pupuna ako. Magbuboses ako. Dahil karapatan ko yan bilang isang Pilipino. Sa katulad mo, napakakitid ng utak mo. Magboses lang ang isang tao, sasabihin mo ng rebelde. Hindi po kami rebelde. Nasa panig pa rin kami ng gobyerno. Sino ba naman kami para banggain ang gobyerno? Pero kami nga lang, nagpapahayag lang kami ng aming gusto na iparating sa gobyerno. Katulad dito sa mga problema ng agriculture. Problema sa mga smuggling. Hanggang ngayon, wala pang solusyon. Sa mga krimen na nangyayari dito sa bansa natin. Na ang iba, kapag may pera ka, ang bilis ng hustisya. Pero kapag wala kang pera, nako, napakabagal. Aabuti ng taon-taon, kahit nasa tama ka pa, ikaw pa ang naging mali. Dahil wala kang pera, wala kang laban sa mayaman. Kaya totoo ang sinasabi, kapag ikaw ang may pera, ikaw ang may kapangyarihan, ikaw ang batas dito sa ating bansa. Totoo po yan na nangyayari dito sa atin. So yun lang po mga ka-action. Pero bago po magtapos ang ating programa, ako po ay magbibigay lang ng sarili kong opinion at paliwanag tungkol sa mga nagtatanong kung bakit hindi nakarating si Atty. Lenny Robredo sa EDSA People Power Revolution noong February 25. Kasi may nabasa po tayong post sa Facebook na nagtatampo. Alam nyo mga kakamping, kung mapanood nyo man ito, salamat.
At kung pakinggan nyo man ako, salamat. At kung unawain nyo man ito, salamat. Pero kung hindi nyo kayang unawain, nasa sa inyo po yun. Bago pa man mag-end sa revolusyon, binatikos na si Attorney Lenny Robredo. Binatikos siya ng mga troll na malalaki at ako po ay sumagot doon. Kasi nagtatanong kasi ang mga troll kung bakit walang pahayag si Attorney Lenny Robredo about sa gagawin ng mga supporters niya ng mga kakamping doon sa EDSA. Sinagot ko po yun, nandiyan po yun, yung video na yan, na bakit sasagot si Attorney Lenny Robredo, eh hindi naman siya ang nag-organize. Ibig sabihin, tahimik si Attorney Lenny Robredo sa gagawing event ng mga kakamping doon sa EDSA. Wala siyang kinalaman. Maawa na po kayo kay Attorney Lenny Robredo. Binatikos na siya, binalahura na siya, wala pa nga ang EDSA. Ngayon mag-aattend pa si Attorney Lenny Robredo. Kaya para sa akin, mas mabuti yung hindi nagpakita doon si Attorney Lenny Robredo para walang issue. Kasi kung gaano siya binatikos nung wala pang EDSA at kung nandun siya sa EDSA, nako, baka hindi makatulog ang mga trolls na yan. Uulan at uulan na yan sa mga kung ano-anong paratang. Sasabihin naman yan, MPA si Attorney Lenny Robredo, sabihin naman yan, founder si Attorney Lenny Robredo. Kaya mas maganda na po na umiwas si Attorney Lenny Robredo. Ako naiintindihan ko po. At masaya po ako na hindi nag-attend si Attorney Lenny Robredo. Para na rin makaiwas siya sa mga issues. Sana maiintindihan nyo po yun, mga ka-action, mga ka-camping. Kaya lawakan po natin ang isipan po natin. Hindi po tayo iniwan ni Attorney Lenny Robredo. Nandyan pa rin si Attorney Lenny Robredo. Ako po ay nagsusuporta kay Attorney Lenny Robredo na walang kapalit. Bukal po sa puso ko dahil mahal ko po ang Pilipinas. At naniniwala po ako na kapag makapwesto sa any government position si Attorney Lenny Robredo, ay marami siyang magagawa at hindi po tayo bibiguin. Sana yun po ay maintindihan nyo. Sa mga nagtatampo dyan, alam kong lilipas din yan. At sana maintindihan nyo rin. At sana mapanood nyo po ako. Maraming salamat po sa inyong mga ka-action, mga kamping. Thank you for watching. Have a good day.